Isang araw, may nakitang magkumare, si White Bear at si Red Bear. At sila'y nagkwentuhan. Hanggang sa si Red Bear may ikukwento daw tungkol sa ang manok at ang gintong itlog. Kaya tara, pakinggan natin ang kanilang pag-uusap. Hello, Mare! Kamusta ka na? Eto, mabuti naman. Ikaw, kamusta na? Eto, okay naman din. Ay, mabuti naman kung ganun. Nga pala, Mare. May kukwento sana ako sa'yo. Gusto mo bang marinig ang kwento ng ang manok at ang gintong itlog? Wow! Mukhang interesting yan ah! Sige, simulan mo na ang kwento. O sige, ito ang kwento ng ang manok at ang gintong itlog. Makinig ka ha? May isang babaeng nakabili siya ng manok na buhay. At ngayon, inuwi niya sa bahay nila. Pagkatapos, laking gulat nito nang biglang nangitlog ito ng ginto. Kaya, tuwang-tuwang-tuwa siya. Ikaw ba naman makakuha ng gintong itlog, di ba? Hala, ang galing naman. Pero, ang alam ko, ang manok ay minsan lang sa isang buwan mangitlog. Tama ba ako? Oo, tama ka. Eh, pagkatapos, anong nangyari? Eto na nga ang nangyari. Dahil sa tuwang-tuwa ang babae at hindi siya nakontento sa minsanan lang ang pangingitlog ng manok, kaya nagdesisyon siyang pakainin to ng pakainin. Alam mo ba kung ano nangyari? Hindi, Mare. Ano ba nangyari? Ito na nga. Ang nangyari, pinalamon niyang pinalamon sa pag-aakala niyang ito'y mangingitlog ng madaming gintong itlog. Kasi nga, iniisip niya, ito ang magpaparanya sa kanyang buhay. Dahil akalain mo ba naman, ang gintong itlog, di ba? Isipin mo palang ginto siya. Talagang mapapaisip ka na ito ang maaari mong ikayaman. Oo nga, tama ka dun. Pero, nangyari ba? Yun na nga, Mare. Sa gustong-gusto niyang mangitlog ng madami ang manok, pagpapakain niya nang madami sa manok, ito'y nabundat. At itong kawawang manok ay namatay. Kaya nawala ang lahat sa kanya. Kumbaga, dahil sa kanyang kasuwapangan, ito'y namatay. Kawawa naman ang manok. Oo, Mare. Kaya, alam mo ba kung ano ang mensahe nun? Bakit iyon ang gusto kong ikwento sa'yo? Hindi, Mare. Ano ba? Ito ang mensahe niya. Dahil sa pagiging gahaman, tandaan mo na walang mabuting kahihinatnan ang pagiging gahaman. Ang naghahangad na magkaroon ng maraming bagay sa maling paraan ay masigit pang mawawalan. Salamat, Mare, sa iyong kwento. Kaya dapat hindi tayo maging gahaman. Kasi ito hindi na nakapagtulot ng mabuti, lalo na para sa atin. Tama ka dyan. Kaya, see you sa susunod. Sige, Mare. Mag-ingat ka. Lalo na ngayon. Dumarami ang virus. Oo. Tama ka dyan. Kaya, dapat palakasin natin ang ating resistensya. Oo, Mare.
At sila'y nagyakap. At naghiwalay na sila at umuwi na sa kanilang bahay. Hello everyone! Sana po nagustuhan niyo po ang aming munting kwento. Ngayon naman po ay tayo'y magluluto na ng ating almusal. Kaya tara po, ako'y inyong samahan din. At ito po ang ating mga ingredients. 3 eggs, 1 big potato, 1 piece of onion, salt, and ground black pepper. Gagamit din po tayo ng canola oil. Gagamitan ko din po sila ng 2 sili, basil leaves, at parsley. Ito'y optional lamang. Okay lang po, kahit wala po itong tatlo na to. First, tatan po natin ang potato. Pagkatapos, hiwain lang to ng straight. Ganyan lang po siya kanipis. Hiwain lang po to hanggang ito'y matapos. Pagkatapos, ang onion naman ang ating balatan at iwain. Hiwain din po natin ang ating chili. Hiwain na din po natin ang ating mga leaves. Now prepare a bowl and put our eggs here. Add ground black pepper. Add salt. Put our chili. And mix. We can add also our leaves. Nagtira lang po ako ng konti para sa ating presentation. And then, mix again. Heat the pan. Put oil. Spread the oil. And add the onion. And wait until our onion is cooked. Ayan po, luto na po yung onion natin. After po niyan, ilalagay na po natin siya dito sa eggs ulit natin. After po, ipiprito na po natin ang ating potato. Then add ground black pepper. And salt. And then wait lang po natin siyang maluto. Kapag po luto na po yung kabilang side, ngayon naman po, babalik na rin lang po natin siya.
na, lagyan po ulit ng salt. And ground black pepper. And then, wait lang po natin ulit maluto ang kabila. Ayan po, kapag luto na po yung ating potato, mix lang po ulit natin itong egg natin. And after po nun, ilalagay na po natin dito sa ating potato. And wait lang po tayo ng few minutes hanggang maluto ang ating itlog. Ayan po, pwede na po natin itong baliktarin. And wait lang po tayo ng mga 30 seconds. Ayan po, luto na po siya. And here are potato and eggs. Kaya, subukan nyo na po ito at for sure na hindi po kayo magsisisi sa lasa po niya. And hope po nagustuhan nyo po ang recipe ito. Kaya please don't forget to like, share, and subscribe po. Thank you for watching. Bye guys! And see you on my next video. Bye-bye!